Yung guys, hello, good evening. Ito isang mabilisan lang. Meron ako na receive na text galing sa NCAP at ito nga sinasabi na meron akong violation at i-click ko daw tong link na to para bayaran. So tinry natin. Ito, i-click natin yung link. Then i-open natin siya, guys. Ito ang lalabas. Parang galing talaga siya ng LTO at MMDA. Meron siyang portal talaga. Diba? So dahil hindi tayo kagad naniwala doon, nagtry tayo na, nagawa-gawa muna ako ng plate number na nilagay. So naglagay ako ABC123. Then at nagulat ako, guys, ito yung lumabas. Meron akong violation. Ayan, guys, so makikita nyo. So 3 days na rin daw siyang pass due. At ang violation ko daw is Anti-Distracted Driving Act. So ayan, kita nyo, guys, lumabas yung plate number na ginawa-gawa ko lang. So malinaw na scam to, guys. So ito, click daw to para bayaran yung penalty. Ayan. At syempre, try natin to, guys. Click din natin. At pag kinlik mo yan, yan na yung lalabas ngayon. So papipiliin ka dyan ng mga may bangko ka dyan, BDO, Union Bank, etc. So tinry natin yung BDO. Pero syempre, dahil magulang tayo at mautak, hindi natin ilalagay yung user ID natin at password. Diba? So malinaw na scam to, guys, kasi once na nilagay mo yung totoo mong ano dyan, makukuha nila yung account mo. So ayan, naglagay tayo user ID si Damalo, diba? So tapos naglagay tayo kunyari ng password natin dyan, at ito ang magiging resulta nyan, guys. Tignan nyo, ha, mag-ikot-ikot siya, maglo-loading yan, kasi siguro inahanap na niya yung account na nilagay natin na Damalo, diba? At saka yung password, tinatry na niya siguro yan na i-access, kasi nga nakuha na niya, pero hindi ganun, hindi tayo papauto sa ganun, guys. So be awareness lang, for awareness, guys. So ingat, wag basa-basa maniwala sa mga nare-receive na text messages. Yun lang, guys, ingat, bye-bye.